kapodi, papunta po tayo ngayon sa bahay kubo at check natin si Mr. Nag-i-start po siyang gumawa ng balangkas na kulungan ng 45 days. At ngayon, ito na po yung daan natin. Hanggang kalahati na po yung hinuhukay na dadaanan po ng linya ng water district. So, ayan, medyo maputik yung dadaanan. Pero buti nga po, medyo maaron. Ha? So, hakbang lang tayo sa gitna. Ayan. At medyo ingat kasi ni aso po dyan. Baka maabot tayo. Ah, wala rito. Medyo madalim. Okay. At liliko tayo dito. Tayo ulit dadaan, mga kapudhi. Ayan. So, pansamantala, dito tayo dadaan habang biyak ang gitna ng right of way. So, ayan, yung gagamitin na kahoy ng mga construction worker dito sa paglalagay ng bakod dito sa may water district. So, parang naka-stop yata sila ngayon. Check natin yung tanim ko na ano, ampalaya, pechay, at mustasa. Uy, laki ng bayabas. So, naraglag, oh. Naghahanap ako nung isang araw, eh. Ay, ayun, meron. Sasama ko dun. Kinakaluko na po yung ibang nakuha ko. So, ayun, tips po pala. Pag marami kayong bayabas at ayaw nyong masira, kasi aamoy naman po yan sa rep, no? Pagka nilagay nyo sa freezer. Pakuluan nyo na lang po muna. Kung halimbawa po, mga kinabukasan nyo gagamitin, pakuluan nyo po sa konting may asin. Tubig na may asin. So, yan na yung ating mga kamatis. Malalaki na. At checkin natin yung ating uy, ang lalaki na ng pechay at mustasa. Mas malakas, lumakas tong kabila. Ito. Ayan. So, hindi pa siya pwedeng ilipat. Parang magkamukha lang, oh. Diba, mga kapudi? Parang magkahawid lang. Ah, ito, palagay ko ang mustasa. Kaya lang, meron din pala siyang ganun. Ayun, oh. Malalaman natin paglaki. Kung para espesya yan, or talagang sinuwerte tayo na mustasa yung isa. Pero hopefully naman ay good yung nabila natin. Kasi sa may ano pa po ako bumili. Nanggaling po kasi ako ng SM noon, may ginawa po ako. So paglabas ko, sa mismong hallway ng SMI, mayroong bilihan ng mga buto-buto po doon. Pero mas pricey po siya ng 10 pesos sa bilihan na sa bayan po ng bilihan ng mga gamot para sa mga pang-spray sa palay at saka sa mga insekto. So, ayan na po ang ating ampalaya. Mas tumaas po siya. Oh. Ayan. At ang kainaman ay ayan, naaarawan din. So, yan muna yung pansamantalang na ginawa ni Mr. na balag para protection kung sakaling biglang makawala na naman yung mga bibe sa ulungan. At meron na kaming nabili dito na ano ba tawag doon sa kahoy na yun? Cocolumber para gawing balangkas ng kulungan ng 45 days. So, ayun, mag-alaga po kami ng 45 days at magpapahiram po si Ma'am Ruby at Sir Robert. Shout out po sa inyo na ng puhunan para po kay Ding Dong para magkaroon ng chance na mag-alaga po siya ng 45 days at saka yung layer. At yun, para po sakto sa Pasko or New Year ay sakto na yung bilang ng araw niya. At pagkatapos po i-benta, titingnan natin kung kikita o malulugi. Pero siyempre po, ibabalik po natin ng buo yung puhunan na pinahiram. So ayan, mga kapudi, magdidilig muna ako kasi kanina nakapondo yung ulan, kumukulog-kulog pa, kala namin uulan, so hindi umulan, edi magdilig tayo.
dilib tayo ng mga halaman. Pero tingnan nyo, magkamukha. Magkamukha talaga yung peche at saka yung ano. Magkamukha talaga po yung peche at saka yung punla ng ano, mustasa, mga kapudi. Pero ayan, sabi nga, paglaki talaga magkakaalaman na. Pero kung sakali mang parehas peche ang itsura, ang lumabas, ayun o, kumukulog. Okay lang naman po. Mga siri, timba-timba, buhat, didigan. Yung pong ating kabay ay nagsisimula ng mamulaklak. Awa ng Diyos. So ayan, ito po ay patulad daw yata. Ayan, yata. Kasi ano lang po siya eh. Hindi naman po siya itinanim, bigla na lang tumubo. Ayan. So ito ikabay natin. Ayan, napansin ko po ay ayan, namumulaklak na. Ayan, pinuro ni Mr. Ayan. At sabi, December pa raw po mamumunga yan, pero malalaman po natin kung mamumunga. So ayan mga kapatid, dilig-dilig po muna tayo. Dahil hindi humulan, kanina kasi biglang kumulimlim. Kainitan, tapos biglang kumulimlim. Akala namin ay uulan, hindi naman tumuloy. Ayan, oh, meron na naman bunga yung ating itaw. At kung meron akong bayabas doon na pinakulo at meron pang mga hinog dito ako nakita sa puno. At yung minalaglag pinulot ko dahil buo naman po. Sama ko doon magsinigang po tayong bangus or baboy. Sinigang sa bayabas. Gusto po ng mga bata yun. Yung sinigang sa bayabas. At more on vitamin C ang bayabas. Sa hindi po nakakaalam, ang bayabas po ay mas mataas po ang vitamin C content kumpara po sa kalamansi. Yan, ayun, mayroon pa itong bunga ng sitaw. Ayan, katapos ko lang po magdilig mga kapudi at ayan, tingnan natin si Mr. Don sa may kulungan ng bibe. Ayan, nadiligan na natin yung mga halaman at kung hindi tumuloy kanina umulan, hopefully mamayang hapon ay baka may thunderstorm. So, ayan na po yung mga binili naming cucumber. Ayan, malalaki. So, diyan ka gagawa? Ha? Yes. So, diyan po kami gagawa ng kulungan ng 45 days. Kasi diyan 100, no? Malaki na yan, no? O sana yung ilalim niya ni ano eh. Lalagyan na parang sapo tapos pababa para may nakasuot na sako, dun diretso yung dumi ng manok. Kasi alam po pataba rin yun eh. Yung araw po mga kapudi yung pong dumi ng manok ay may bumibili, ipinakakain po sa mga alagang bangus. Yun po ang rinig ko nung araw. So hindi ko po sure kung totoo. Dahil masustansya naman po yung dumi ng manok dahil mga pigs din po yun. So ayan, sama-sama po dyan yung alaga natin. So ito na po yung iba ang nabili namin. Aray, sumabit yung salawal ko. Oh, kito mo ng lapis na ito. Mga sa tingin mo, ilang araw abutin yan? Isang linggo siguro, wala mag-isa. Isang linggo. Alam mo, masama nun, masama ang mainam, yung basta na nag-umpisa, natapos. Kamayang hapon, paglamig, mawa tayo palapa. Ng saging. At nandyan na po kasi yung mga kapudi yung in-order ko na punla ba o binhi? Binhi ng ano, ng kabuting saging. Ang punla po ay yung may usbong na ano. So, gaya nito, ayan, ayan ang mga palapa. Oh, pwede na tayo dito magsimula manguha. So, within 2 weeks, pagka dineliver na po sa inyo yung ano ba, binhi ay within 2 weeks ang
ang panahon na pwede siyang pupunla. So ayan, manghuhuna muna ako mga kapudi ng alapa. Pero marami po siguro kailangan namin ito kasi ano yun eh. Ano po, 23 packs yung in-order ko. Para po sulit naman yung bayad natin sa natalsikan pa ako. Sulit yung bayad natin sa shipping fee. So ayan mga kapudi, manghuhuna muna ako. Ayan. Tabing bakura namin ay mayroon rabbit farm at marami doong saging. So, try kami tumawag mamaya doon at manghihingi kami doon. Kasi yung tita ko po ay doon po siya nakahingi ng marami. So, kailangan natin ay marami. So, ayan. Umuha muna ako mga kapudi. Yun ay harvestin natin yung mga mushroom dito at ipagtatanong ko pa kung ito ay edible. So, ito iba. Ayan. Sana edible. Ayan, ito oh. Ayan, meron din siya dito sa likod. So, pwede po siguro to eh, ano. Ayan oh. Uy. Naglag pa. At kunin natin sa kabila. Up, up, up. Ayun po yung nasa kabila. Oh. Yung pong nakuha ko kahan isang araw ay ano nga daw po, yung oyster mushroom. So, ginawa ko po nung pagkakuha ko ay inugasan ko agad at saka ko pinreserve kasi fresh naman siya. Ayoko sanang hugasan kasi hindi naman po talaga inugasan yung mushroom. Ang problema po ay dumikit na yung mugmug niya. Ito. So, sumali po ako sa group sa Facebook ng mga ano, may mga alagang mushroom. Mushroom sila. So, yun. I-picturean ko to, tapos post ko. Or meron naman po mga cellphone na may apps na pag pinicturean nyo yung mushroom, yun, madidetect niya kung edible ba or kakalason. Ayan, puti ito at na may brown. Pero yung isa mapula. Ito, kauri niya to. Yung mga mangga lang. Yung kahoy po na yan ay yung mga pinagputulan ng ating mangga. Uy, ayun pa sa taas. Oh. Ayan. Oh. Diba? Pili po. Uy. Wow, dami oh. Swerte tayo. Swerte kami pagka ito'y nakakain. Mahilig kasi ako sa mushroom. Gusto ko yung texture niya na makunat-kunat. Mahilig ko po yan ilagay sa noodles. Pagkatapos natin humarvest ng mushroom na hindi pa natin sure kung nakakain ay ayan, kukunin ko na yung sitaw dito. Ayan, sama ko na siya sa sinigang. So 1 2, sarap sa pakiramdam ng nanguha ng bunga no. 3. Uy, dalawa to. Five. Six. Seven. Seven po. Nakaraan po, ayun, nakuha ko isa, dalawa, dalawa lang. So, yan, tingnan pa tayo dito sa kabilang side kung meron. Ayan, at may namumuong kulimlim. At mukhang uulan na, so, sana nga nang madiligan na ng libre itong mga ano, pero kahit na nadiligan ko na,
So ayan, hindi ko muna kukuha yung isa. Tapos isa sa likod kasi medyo maliit pa. So ayan. 3, 6, 7. Lucky 7. Ang nakuha natin. At meron po akong isang nakita dati na silipanigang na wala na dun. Siguro malaki na. Kaya nakuha na. Kasi medyo malaki-laki pa. Tapos ayan po. Tapos pipitasin ko na muna yung bayabas dun. Bayabas sa puno. Meron pa ako nakita isang hinog. Ayan, dito sa papuntang sa bayabas, ayan, meron tayong mga antalayan ligaw na tumubo. Oh. Ayan. Magagamit natin yan pag tayo ay nagmunggo. So, kailan lang, lilit ang mga bayabas ngayon. May nalalaglag na hinog. Ayan, may nakita ako dito isang hinog na hinog. Kukunin natin. Ayun, oh. Ah, dalawa pala siya, mga kapudi. Ayan, oh. So, kukunin ko muna. Saglit lang. Ayan, tatlo at may bonus pa tayong gabi. Ayan, may gabi tayong nakuha. Tama-tama sa sinigang. Ayan mga kapudi. Ayan, meron na naman ako nakitang mushroom dito. So, hindi ko pa alam kung kinakain. Yung po nakuha kong tengang ano ay inugasan ko muna tsaka ako pinirisal kasi hindi ko pa po gagamitin yung pong ano ba yung nakuha ko na yun? Oyster mushroom. Check ko po yung mahalimhim na bibi. Bakit parang isa na lang yung bibi mong maliit? Ha? So ayun, nung nag-uulan ng mga nakarang araw, isa lang po yung nakaligtas na bibing bagong ano natin, bagong pisa. At hopefully yung mahalimhim dito ay mabuhay. At kahit lima lang ang mabuhay dyan, pwede na. Nasa na yun? Ilan yung malimhim? Hindi pala ako makakasuot dun eh. So, yun. Medyo mababa yung bubong. Hindi ako makakasuot mga kapudi. So, yan. Hindi na lang natin kung aabot. Hindi abot. Sa kabilang fish pan ay marami. Medyo ano sariwa pa yung nakadikit sa sanga.
So, pakita ko sa inyo mga kapudi, oh. Ito sa kabilang bakuran, marami. Meron naman dito, sa ilalim ay kulay ma-orange. Ayan, hindi ko lang alam kung ito ay kinakain, oh. Pero parang kamukha din nung kanina. O, oh, yung ano niya, yung style ng pagka-mushroom niya, pero kulay orange. Hindi ko alam kung dahil ba napapatakan ng kahoy pag nauulan, kaya nagkakaroon ng kulay yung kanyang pagka-mushroom. So, yan, isa-isahin ko lang muna kunin mga kapudi. At, naku, mahirap na, kahit mahirap tayo, mahilig tayo sa mushroom, eh. Aray ko, isang ano lang natin, isang kain lang na niya, pwede na tayong mamatay agad. Yan. So, yan. Nandito tayo, update tayo sa ampalaya nating tinanim. Uy, Blackie, lumalikot. So, ayan. Pansin nyo, nakamas ako kasi po maraming tao po doon sa gilid ng kalsada sa dinaanan ko dahil yung mga construction worker po ng water district